Good evening and welcome to Cryptrade. So today, magbigay tayo ng update kay Bitcoin. Ayan. So unahin natin, ibigay yung ating sell signal, ayan, yung short position. So currently, nandito tayo sa ating support. Ito yung unang support natin. Ayan. Itong level na to. Ayan. Nag-update tayo na ito na possible mag-support dito si BTC. So ngayong week ito, ito 'yon after matapos ng week ng Friday, then Saturday, Sunday, Monday wala masyadong ganap. So expect natin baka by Wednesday, Thursday and Friday siya ulit magkaroon ng isang big move or breakout na makita natin. So kung mapapansin niyo na meron tayong nakikita ditong symmetrical triangle, bearish to kasi galing siya sa dump, then nag-form ng bearish dito, symmetrical. So, possible mag-dump tayo. So, ang stop loss natin dito, itong level na to. Yan, itong taas na to. So, almost 1.5% dito sa current price niya. So, medyo adjust nyo. Siguro mga 2% para hindi maabot. Kasi mamaya, balikan to eh. Possible balikan to. Pwede pa rin, may chance pa rin. May chance pa rin itong iangat or magpampanggan dito din bago siya mag-drop. So, possible lang naman yun. Pero dito, manage na natin yung stop loss. Just in case na mag-pump, so dito tayo magsiset, then babagsak tayo ulit. So, pero tingin ko dito na yan eh. May pattern na kaagad eh. So, nag-hold na yung price niya. And, tingin natin kung magkakaroon ng support or i-break out niya ito pababa. So, kung titingnan natin yung wool as a wool. Okay. So, ang dami nakakalat. Yan. So, hide muna natin sa one day time frame para hindi makita. Ayan. So, sa one day time frame natin, kung mapapansin nyo, no, meron tayo nakikitang bullish scenario dito sa one day time frame. Ayan. So, yung pullback na nangyayari kay Bitcoin, pangsamantala lang to. Okay? Pangsamantala lang. So, ibig sabihin, hindi yan masyado magda-drop ng todo. So, ito yung mga support level natin. Ayan. 21,335, 20,000. Yung 20,000, ito yung gap. So, possible mag-support siya dito. Itong part na to, yan. So, kung mag-support siya dyan, magkaroon tayo ng support dito sa level na to. Okay, then, ito kasi medyo alanganin itong level na to, yung 21,000. So, ito talaga yung pinaka-ano natin. 20,000 to 18,000. Okay? So, itong trend line. So, itong trend line support, yung mga support level natin. So, ang invalidation natin, mag-invalidate tayo ng bullish scenario kay Bitcoin kung sakaling ma-breakout itong support level natin. Itong trend line na ito. Tanda nyo ito ha, ito yung invalidation level natin. Pero, just in case na umabot tayo dito sa 18, ito kasi yung max dip. Kung sakaling mag-breakout, okay, mamaya kasi magkaroon tayo ng fake breakout dito. So, okay, fake breakout dito. Tapos nag-rebounce din kaagad, bumalik. So, ibig sabihin, ito yung pinaka-support level natin, pinaka-major or max dip na possible mangyari. Pwede kasi mangyari to. Okay, so hanggang mangyari nyan, i-re-adjust natin itong trend line natin. So, tingnan natin kung makakita tayo ng support dito. Pero for the meantime, ito muna. Yan. Tingnan natin kung magkakaroon ng peak breakout dito sa support. Okay, so ito yung max dip natin, 18,600. Pag pumunta tayo dito, mag-buy kayo dito sa level na to. 18,600 to 18,200. Ito yung price na sa gilid yan. So sa mga nag-aabang at meron mga USD, so intayin natin na mag-drop si BTC dito sa level na to. High chance. Then, kung mapapansin nyo, no, meron tayong nakitang bearish head and shoulder pattern. Ito kung mapapansin nyo, no? Ayan, ito. Itong left head and then yung right shoulder, then drop pababa. So, yun lang yung update natin kay Bitcoin. So, still bearish tayo hanggang 18,200 yung max dip natin, ha? Hanggang 200. So, hanggang dito sa level na ito yung target natin. So, by the month of March, siguro, itong March, yung baka possible abutin to nitong buong March ay magda-dump tayo. Then, April, baka doon ulit magkaroon ng start ng pag-pump kay Bitcoin. So, yun lang and God bless sa inyong lahat.